Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Tingnan mo, nag-iisa lang si Nagi. Hello? Kumusta? Ganun ba? Okay naman. Okay, sige. Okay, maghihintay ako. Huh? Boses ng bata? Ano ka ba? Wala namang bata rito. Sige, bye. Thank you.
Nagi. Susunduin ako ng mama ko mamaya. Ikaw, nasan mama mo? Bakit hindi siya pumupunta rito? Patay na siya, no? Magsalita ka, ma! Nagi, nandito na ang sundo mo. Nandito na si Fuko. Ano mga ginawa niyo sa school kanina? Nag-drawing ka? Kaibigan mo ba yung bata kanina? Anong pangalan niya? May gusto ka bang kainin na kahit ano? Hello. Nasaan ka ngayon? Nasa sinehan? Eh kung ganun, bakit sinagot mo itong tawag ko? Siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Yung... Bakit? Bakit? Naku, sorry ho. Pasensya na. Sorry ha. Nagi, ano bang problema? Yung mga kasing humawak sa akin eh. Hindi ko kilala. Tara na. Ano nga uli yung sinasabi ko? Ha? Hoy, Ando, kanina pa kita hinahanap ah. Meron daw power problem sa isa sa mga nurse station sa loob ng ospital. Mabuti pa pakitingnan mo muna. Oo. Sandali, naalala ko pala, katatawag lang kanina nung kapatid mo. Bumili ka na kasi ng sarili mong cellphone. Pasensya na. Kain na. Hindi ka pa pagutom, Nagi? Alam ko na. Gusto mo igawa na lang kita ng onigiri? Gusto ko mama ko magluto para sa akin. Nagi, ang mama mo kasi... Wala na siya rito. Ah.
Hello, ikaw ba yan, kuya? Tumawag ka raw? Hindi naman talaga emergency, ang kaso lang. Kanina kasi... Si Nagi. Sa ngayon, kakakain niya lang ng hapunan niya. Okay, sige. Sa bandang huli, ang lumabas na resulta ng psychological test, instability at introversion. Okay, thank you. Okay po. The three steps of psychotherapy used in counseling is the topic that we are going to talk about today. Yun ay ang psychoanalysis, Rogerian approach, at ang cognitive behavioral therapy. Iisa-isahin natin yun ngayon. Dun sa unang step na psychoanalysis, talagang huhukayin mo ng mabuti yung isip ng pasyente. Kailangan mo yung gawin para makahanap ka ng anumang traumatic experiences na posibleng tinatago niya. Ang totoo niyan, si Nagi, hindi niya kilala ang mama niyang si Akane. Namatay kasi siya pagkatapos niyang manganak. Pero siyempre, hindi ko pwedeng palitan ng mama ni Nagi. Kaya parang may malaking kulang tuloy dun sa bata. Yun sigurong dahilan ng mga yan. Relax ka lang, Miss Ando. Masyado pa kasing bata si Nagi. Wild ang imagination ng mga bata, kaya minsan hindi natin maintindihan. Pero... ito. Miss Ando, sabihin mo, hindi kaya pinoproject mo ang sarili mo sa pamangkin mong si Nagi? Lumaki ka kasing walang ina dahil nagpakamatay siya nung maliit ka pa lang. Ugali kasi ng ilan sa mga bata na sisihin ang sarili nila para mabawasan ang sakit na nararamdaman nila. Aminin mo sa akin, hanggang ngayon ba, sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa nangyari sa mama mo? Hindi mo na ba siya napapanaginipan ngayon? Hindi na. Totoo? Mabuti naman kung ganun. Don't worry, pwede mo naman siyang dalhin dito anytime. Si Nagi. Alam kong binabayaran nila ako. Ang kaso nakakasawa na. Diba? Kakaibang bata talaga. Ay, makanood nga muna. Inaresto ang suspect na si Seiji Kashiwada dahil sa kasong multiple murder 5 taon na ang nakakaraan. At ngayong araw, inilabas na rin ng Korte Suprema ang naging hatol sa kanya. Matatanda ang pinukot at pinatay ni Kashiwada ang ilang mga kababaihan sa ilang bahagi ng Tokyo. At sa kanya, itinapon ang mga katawan nito sa isang balon.
Oh, ikaw. Bakit wala rito mama mo? Hi, Nagi. Bakit? Nasaan ba siya? Tara na nga. Nagi? Nagi? Yan. Huwag mo nga sa akin itapat! Lumabas nga kayo! Yes, sir. Pasensya na po. Oh, okay ka lang, Kakeuchi? Sigurado ko bang handa ka na para dito? Yes, sir. Okay lang ako. Pwede ko ba itong tingnan? Sige. Totoo nga na pinutol niya yung sarili niyang dila. Tapos binasag niya at saka siya nagpakamatay. Parang nagsisimula na namang mauso ang mga pagpapakamatay ngayon. Pambihira talaga. Bakit ganito? Tingnan niyo to. Nagkaroon pa siya ng bisitang bata. Hindi kaya... Ha? Huh? May kinalaman dito yung sinumpang video. Yung alin? Ah, wala. Pasensya na.
Excuse me, sir. Pero Fuko, sawang-sawa na talaga ako. Baka nakakalimutan mong tao rin ako. Meron din ako sariling buhay. Pasensya na, Miss Igarashi. Pero malapit na talaga ako. Hindi, aalis na talaga ako. Hoy, ikaw! Ba't hinahawakan mo to? Yan dito para sa mga bata. May reklamo? Aalis na ako. Diyan ka lang, ha? Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. Ako si Kakuyuchi, Metropolitan Police. Nakilala rin kita sa wakas, Mr. Koiso. Lahat ng mga nagpapakamatay, meron nakikitang kung ano sa electronic device. Malaki ang pagkakatulad ng sa kaso nyo noon. Para nangyayari na naman uli yung dati. Tungkol saan ba talaga yung videong sinumpa? Bakit yung mga nakakapanood nun namamatay? Wala naman dahilan para mamatay yung mga biktima eh. Pero yun pa rin na nangyari. Sino ba yung gumawa nun? Tsaka bakit pumapatay na naman yung mga tao? Ano ang dahilan? Si Sadako. Si Sadako. Isa siyang babaeng namatay ilang dekada na ang nakakaraan. Kakaiba siya dahil meron siyang tinataglay na kapangyarihan. Kaya lang, dahil na rin sa kapangyarihan na meron siya, kinatakutan siya. Tinabon siya ng buhay sa balon. Pero ano naman ang kinalaman ng isang babaeng matagal nang namatay sa isang video na nakamamatay? Sabihin niyo sa akin, meron pa bang ibang mga tao na merong kinalaman sa kasong yun? Si Ayukawa Akane. Ayukawa Akane? Sino naman siya? Isa siyang babae na nagmamayari sa katawang gustong makuha ni Sadako. Mr. Koiso, hindi ko kayo maintindihan eh. Naguguluhan ako sa sinasabi ninyo.
Maraming salamat na lang. Sad ako. Sino ba yan? Bakit naman ako ang dinadrawing mo? Dahil mamamatay ka. Ha? Huh? Alam kong malungkot ka. Nagdo-drawing ka dahil gusto mong makalimutan ang nararamdaman mong lungkot tungkol sa mama mo. Naiintindihan ko ang lungkot na nararamdaman mo. Hindi, ikaw ang malungkot. Dahil mag-isa ka lang. Palagi kang walang kasama. Yun din ang dahilan kaya sinusubsob mo ang sarili mo sa trabaho mo. Dahil gusto mong makalimutan yon. Takot ka ba? Ha? Takot ka ba sa akin? Hindi ako takot. Professor? Heto. Mabait naman siyang bata eh. Ha? Nagpapakita siya ng mga senyales ng isang batang walang magulang. Medyo sinisisi niya ang sarili niya. Pero malalagpasan niya rin naman yan. At saka, napakasweet niya. Isa siyang mabait na bata. Nagi? Nagi! Ginawa niyo ka lang lahat at tumayo na nalagpas ang dilaw sa linya. Paparating na po ang susunod na tren. Pinapayuhan ang lahat na tumayo nang hindi lalagpas sa dilaw na linya. Magsasara na po ang pinto. Huwag aharangan ang pintuan at maghintay na lang sa susunod na tren. Ito ang sinasabi ko, okay? Di ba?
Alam mo ang lahat. Alam mo na ang lahat sa simula pa lang. Alam ko ang alin. Ang dami ng trahedyang nangyari sa paligid niya. Una yung batang kaklase niya, si Miss Igarashi. Tapos yung train naman ngayon. Nandun si Naki sa lahat ng mga pangyayaring yun. Bakit, Kuya? Takot na ako. Takot na ako sa kanya. Sa totoo lang, mas takot ako sa'yo dahil sa sinasabi mo ngayon. Talaga bang siya ang totoong anak niyong dalawa ni Ate Akane?
Mr. Ando? Ikaw si Takanori Ando, di ba? Oo, sino sila? Kakuichi ng Metropolitan Police. Naikwento ka ni Mr. Koiso. Nasaan na si Miss Akane Ayukawa? Wala na siya. Patay na. Iginalulungkot ko marinig yan. Iwan muna kita. Nagkaroon ng anak si Akane Ayukawa, hindi ba? Nakita ko ngang napaka-cute niyang bata. Ilang taon na siya? Mga 4 na taon. Kailangan ko nang umalis. Ang pelikulang ito ay atin sa inyo ni Sribat 75. Thank you.
ko, Ando. Paano mo nalaman kung sino ko? Kumusta si Naging? Paano mo nakilala ang batang yan? Tungkol saan ba yung mga sulat mo? Tagahanga kasi ako ni Nagi. Ano? Natatakot ka. Natatakot? Saan? Kay Nagi. Napanood mo na ba yung video na may sumpat? Anong video? Sa nakikita ko mukhang hindi pa nga. May posibilidad na gusto ka ni Nagi. Kaya ganun. Anong ibig mong sabihin? Mamamatay ka kapag napanood mo yon. Hihingi ka ng tulong. Hindi ba? Matagal na panahon ka nang naghahanap ng kaligtasan. Hindi, ang totoo niya... Yun ang dahilan kaya ka narito. Nagpakamatay ang nanay mo sa isang bathtub. Paano mo nalaman yun? Pinilit mo siya. Ikaw ang dahilan kaya niya ginawa yun. At nung mga sandaling nangangailangan siya ng tulong... Tama na. Wala ka man lang nagawa. Ni hindi mo natulungan ang nanay mo. Tama! Nasobrahan yata ako. Si Nagi. Sino ba talaga siya? Iniisip mo ba na anak talaga siya ni Akane? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi siya kay Akane, sino ang tunay na ina ng batang yun? Si Sadako. Sadako? Sino si Sadako? Desperasyon. 5 taon na ang nakakaraan nang magkasil siya ng binhiin ng desperasyon. Ginawa niya yun gamit yung sinumpang video. At ngayon, unti-unti nang lumalaki ang binhi. Hindi magtataka. Tuluyan na yung mamumukadkad. At yun ang anak ni Sadako. Anak ni Sadako. Habang buhay mong papasanin ang takot na yun. Sa katunayan, ngayon pa lang pasan mo na yun. Pero may alam akong 2 paraan para mawala na ang kinatatabutan mo. Gusto mo malaman? Fuko.
kailangan mong mamatay. Yung pangalawa, itasin mo yung bulaklak bago mamukad ka. Gawin mo yon. Patayin mo ang anak ni Sadako. Dahil kung hindi, patuloy na lalaki ang takot. Hindi yung titigil. Professor? Professor? Nagi.
Sada ko. Tita! Nagugutom ako. Bakit ayaw mo akong tulungan? 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 Bakit ayaw mo akong tulungan, wala ang nagawa. Okay? Kalimutan mo na yun, Fuko. Wala kang kasalanan sa mga nangyari kay Mama. Sigurado ako, maniwala ka. Kuya, patawarin mo ako kung iniwan kitang mag-isa. Nga pala, kareresign ko lang sa trabaho ko. Kaya simula ngayon, masasamahan na kita. Hindi ka na uli mag-iisa. Totoo? Oo, totoo yun. Simula ngayon, magiging mas maayos na ang lahat. Yung tungkol kay Mama at tungkol kay Nagi. Tara, kumain na tayo. Naghihintay na si Nagi. Kuya! Bakit? Ah!
kalsada ko. Tayo? Saan tayo pupunta? Tita! Sorry talaga. Sorry. Natatakot ako.
Nakikita ko yung kamatayan ng mga tao. Tulungan mo ko, Tita. Natatakot ako. Kuya, matagal na tayong hindi nag-uusap, kaya ako pumunta. Iniiwasan mo ako kapag nandun ka sa bahay. Busy ako eh. Kailangan ko na mamalas. Kailangan ni Nagi ng tulong mo, kuya. Sinabi niya yon. Kailangan niya ng tulong. Siguro nga, hindi karaniwang bata si Nagi. Pero hindi niya yung kasalanan. Hindi niya naman ginusto na maging ganun siya eh. Gusto ko sanang matulungan ng batang yon. Sabihin mo na ang katotohanan. Si Nagi ba? Anak ni Sada ko. Si Akane, buhay pa siya. Years ago, nagpakita si Sada ko sa aming dalawa ni Akane. May kakaibang kapangyarihan kasi si Akane. Kaya sinubukan ni Sada ko na gamitin ang katawan niya para makabalik siya dito sa mundo. Pero si Akane, naisip niyang ikulong si Sada ko sa loob ng katawan niya. Tapos, hindi nagtagal, nalaman naming buntis si Akane. At yun na si Nagi. Hanggang ngayon nga, kahit mag-isa lang siya, lumalaban pa rin si Akane. Sa simula pa lang,
Si Akane yung laging dinodrawing ni Nagi. Noon pa man, pinapangarap na ni Nagi na makita si Akane. Hindi ba talaga sila pwedeng makita? Hindi pwede. Pag nakita ni Nagi si Akane, muling mabubuhay si Sadako. Pero kuya, kaya kailangan nilang maghiwalay. Sa katunayan, yun ang dahilan kaya hanggang sa mga oras na to, nandito lang si Akane. Ibig sabihin, pinipigil ni Akane na makarating kay Nagi ang kapangyarihan ni Sadako. Oo. Kung ganun, yung mga nangyari, hindi si Nagi ang may gawa nun. Oo, hindi nga siya. Pero sino? Ibig sabihin, buhay pa pala siya. Si Akane Ayukawa. Huwag kang gagalaw! Nagi! Mas mabuting pareho ko na silang patayin. Kailangan matapos na ang lahat ng ito! Lagi, tumakbo ka na! Lagi! Lagi! Nagi, takbo. Pati ako.
Sa wakas, nakita ko na rin yon. Nakita ko na yung sinumpang video. Siya yung batang yan. Nagpakamatay yung asawa ko. At siya may kasalanan! Video na nilagyan ng sumpa. Gawa niya yun! Hindi! Hindi yun si Nagi! Gawa niya yun! Pareho sila ng nanay niya! Pareho silang may masamang dugo! Hindi! Bago ako mamatay, siya muna mauna. Nandito ba ang mama ko? Bakit? Bakit hindi ko siya pwedeng makita eh mama ko yun? Nagi? Makikita mo na siya ngayon.
At ngayon, ikaw naman.
Gusto ko makita mo ang sandali ng kamatayan ko. Dahil ang kamatayan, hindi may tuturing na kamatayan kung walang nakakita. Kaya, yung sinabi mo sa akin noon, naiintindihan ko na yun ngayon. Tama. Isang bahagi lang ng buhay ang kamatayan. Tama. Bahagi lang to ng buhay. At mas makokontrol mo na ang lahat kapag patay ka na kesa nung buhay ka pa. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Hanggang sa mga oras na to, patuloy ang paglaki ng binhi. At hindi magtatagal, tuluyan na yung mamumukatkad. At yun ay ang anak ni Sada ko. Oh, have my dark.